Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos sa langit na sa amin ay nagmamahal. Maraming salamat po sa biyaya ng iyong kaligtasan. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Noong kami makasalanan pa, ikaw ay nahabag sa amin at niligtas mo ang aming mga espiritu mula sa walang hanggang pagkawasak. Let us do not forget the grace of the Lord through our Christian life. Naway wag naming malimutan ang biyaya mo, Panginoon, sa aming mga buhay Kristiyano. Today, in the Lord's Day, also we have gathered here those who are sanctified in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayong araw ng Panginoon po, kami po ay nagtitipon ngayon sa kaming mga pinabanal ng iyong dugo upang magpuri at makinig ng iyong salita. Let us understand what is the will of God through this Sunday sermon. Naway maunawaan po namin ang iyong kalooban, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng Sunday sermon na ito. And also please teach us how to live as a born-again Christian. At turuan mo rin po kami upang mabuhay kung paano mabuhay bilang mga born-again Christians. Although we face a lot of trials and difficulties in our Christian life, let us trust in the Lord and also let us continue our sincere Christian life. Bagamat humaharap kami sa maraming pagsubok at mga paghihirap, naway magtiwala kami sa iyo, Panginoon, at maipagpatuloy namin ang aming mga buhay Kristiyano. And also let us do not forget what is the real purpose of our life as a born-again Christian. At naway wag naming malimutan ang layunin ng aming mga buhay bilang mga born-again Christians. There are still so many lost souls who are not saved yet, so please have mercy on them, and then please give them the chance to listen to the God's word. Marami pa pong mga nawawalang mga kaluluwa ang hindi naliligtas. Mahabag ka po sa kanila at bigyan mo po sila ng pagkakataon na makapakinig ng iyong salita. Although we are busy and also we have a lot of things to do, let us have a priority to preach the gospel to the lost souls. Kahit na po kami ay mga abala, naway magkaroon po kami ng prioridad na maipangaral at sa mga nawawalang mga kaluluwa ang iyong ebanghelyo. Today, there are many brothers and sisters who are not able to join this Sunday sermon because of pandemic. Marami po ngayong mga brothers and sisters ang hindi nakadalo sa Sunday service na ito dahil po sa pandemya. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po ang kanilang ginagawa, naway maipagpatuloy po nila ang kanilang tapat na buhay Kristiyano. And let us get the spiritual strength through the Word of God. At naway makakuha po kami ng spiritual na kalakasan sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoong Diyos. From the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Mula sa simula hanggang matapos, naway samahan po kami at gabayan kami ng Espiritu Santo. We pray in Jesus' name. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's open our Bible, James chapter 1. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Santiago, chapter 1. James chapter 1, from verse 1 to 4. Mula po sa verses 1 to 4. Santiago, chapter 1, verses 1 to 4. Okay, babasahin ko po. Si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo ay bumabati sa 12 lipi na nasa pangangalat. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis at inyong hayaan na malubos ang pagtitiis ng gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Okay. In this Bible, James tells us what is the true faith. Sa Bibliyang ito, sinasabi po sa atin ni Santiago kung ano yung tunay na pananampalataya. As you know well, the faith is invisible. So, we are not sure who has a true faith or not. Sa katunayan, ang pananampalataya ay hindi nakikita. Kaya nga hindi natin alam kung sino ang may tunay na pananampalataya. But as the Bible says, James chapter 2, verse 26, for as the body without the spirit is dead, so, faith without works is dead also. Sa Santiago, chapter 2, verse 26, sapagkat kung paano ang katawan na walang spirito ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So, James explains, our faith is connected with the works.
Kaya nga sinasabi ni Santiago na ang ating mga pananampalataya ay may kaugnayan sa ating mga gawa. Yeah, faith without works is dead, Bible says. Ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay, sabi ng Biblia. In other words, if we have a true faith, this true faith shall be revealed through our Christian life. Kapag may tunay tayong pananampalataya, maihahayag iyon sa ating mga buhay Kristiyano. I think it's very easy to have a testimony. Madali lang pong magkaroon ng patotoo. And some brothers and sisters, they will have a good testimony while they are having a fellowship. At yung ibang mga brothers and sisters, nakakaroon sila ng mga magagandang patotoo habang nagfe-fellowship. But if they have a true faith, the testimony is not enough. They should reveal their faith through their actual Christian life. Pero yung kung meron nga silang tunay na pananampalataya, hindi sapat yung patotoo. Dapat yung pananampalataya nila ay naihahayag sa kanilang mga buhay Kristiyano. When we get a salvation, we realize the true gospel. And the Bible says the gospel has a power. Noong nakatanggap tayo ng kaligtasan, naunawaan po natin kung ano yung tunay na ebanghelyo at naunawaan natin na ang ebanghelyo ay may kapangyarihan. So 1 Thessalonians chapter 1 verse 5 says, "For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake." Sa unang Tesalonika chapter 1 verse 5, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo alang-alang sa inyo. So we can distinguish what is the truth between the what is true faith and then what is the cursory faith, which is the superficial the faith. Kaya nga malalaman natin kung ano yung tunay na pananampalataya sa mga mababaw na pananampalataya o mga peking pananampalataya. Because it shall be revealed through our Christian life. Dahil nahahayag iyon sa ating mga buhay Kristiyano. Yeah. So, especially we are facing a lot of trials and difficulties while we are having a Christian life. Sa ngayon, marami tayong hinaharap na mga pagsubok at paghihirap sa ating mga buhay Kristiyano. But if we have a true faith, we can overcome all these trials and difficulties. Pero kung meron tayong tunay na pananampalataya, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok at mga paghihirap. So, here, James chapter 1, the Bible says, verse 2, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials." Verse 3, "Knowing that the testing of your faith produces patience." Sa Santiago po, verse 2 at 3, "Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis." Okay, today, let's think over why the patience is necessary in our Christian life. Ngayong araw na ito, pag-aaralan po natin kung bakit kinakailangan ang pagtsatsaga o pagtitiis sa ating mga buhay Kristiyano. Yeah, if you read the Bible, you may understand the why God allows the trials in our Christian life. Kapag binasa natin yung Biblia, malalaman po natin kung bakit pinapahintulot ng Diyos yung mga pagsubok sa ating mga buhay Kristiyano. Here, the verse 2 says, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials." Sa verse 2 po, "Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo nahaharap sa sari-saring pagsubok." Why the Bible says we should receive these trials with a joy? Bakit po sinabi ng Biblia na kailangan nating tanggapin ito ng buong kagalakan? Because these trials and difficulties also are necessary for our Christian life. Dahil ang mga pagsubok na ito at mga paghihirap ay kinakailangan sa ating mga buhay Kristiyano. You may know how the Apostle Paul, he received the trials and difficulties, the persecution. Nalalaman po natin kung paanong tumanggap si Apostol Pablo ng mga pag-uusig, mga pagsubok at mga paghihirap. If you read the Acts chapter 16, when the Apostle Paul and the Silas, they were preaching the gospel in the area of the Philippines, they received the persecution and also they received a lot of trials. Nalalaman po natin kung babasahin po natin yung mga gawa, chapter 16, si Paul at si Silas, si Pablo at si Silas, noong sila'y nangangaral sa Pilipos, nakatanggap sila ng mga pag-uusig at iba't ibang mga pagsubok. Yeah, they were beaten and then they were imprisoned. Binugbog po sila at ikinulong po sila. But
they were not discouraged in the prison. Ngunit hindi po sila nasiraan ng loob noong nasa kulungan sila. Instead, they were praying and then singing hymns to God. Sa halip ay nananalangin sila at umaawit sila ng mga himno sa Diyos. Yeah, this is the difference between the truly born again Christian and other unbelievers. Ito po yung kaibahan ng mga tunay na born again Christian sa mga hindi mananampalataya. Truly born again Christian, although they face some trials and difficulties, they can accept it with joy and then they can overcome it. Yung mga tunay na born again Christians, kapag humaharap sila sa mga pagsubok, na tinatanggap nila iyon ng may kagalakan at napagtatagumpayan nila ito. Why God allows the trials in our Christian life? Bakit po pinapahintulot ng Diyos sa mga pagsubok sa ating mga buhay Kristiyano? In our normal situation, we cannot distinguish who has a true faith and who does not have the true faith. Sa normal na sitwasyon, hindi po natin malalaman kung sino yung mga may tunay at mga peking pananampalataya. But while they are experiencing some trials or difficulties, their real faith shall be revealed. Pero kapag dumaranas sila ng mga pagsubok at mga paghihirap, nahihahayag po yung kanilang tunay na pananampalataya. Before the pandemic, maybe in the beginning of the last year, there were some of the brothers and sisters who were very active. Bago po nagkaroon ng pandemya, may mga aktibo po ng mga brothers at sisters. And this pandemic is still going on more than the 1.5 years. Pero nagpapatuloy pa rin po yung pandemya, lagpas isa't kalahating taon na po. But there are some brothers and sisters who disappeared. They don't attend the church and also they don't have any fellowship with the brothers and sisters anymore. Yung iba pong mga brothers and sisters ay nawala na po, hindi na sila nakakadalo at hindi na sila nakaka-attend ng mga fellowships. We can say their faith is revealed through this COVID-19. Masasabi po natin na ang kanilang pananampalataya ay naihayag sa pamamagitan ng COVID-19. Yes, it is really true. In the normal situation, many brothers and sisters, it seems like they have a good faith. Totoo po ito, sa mga normal na sitwasyon, maaring sabihin natin na mayroong tunay na pananampalataya ang mga brothers at sisters. But when they face real trials and difficulties, their true faith shall be revealed. Pero kapag humarap na sila sa mga pagsubok at mga paghihirap, ang kanilang tunay na pananampalataya ay naihahayag. What about the Peter? Before he realized the love of Jesus Christ, he confidently said, even if I have to die with you, I will not deny you. Noong si Pedro po, bago niya naunawaan ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, sinabi niya po noon ni Pedro sa Panginoong Hesus, kahit kinakailangan ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ipagkakaila. But what happened? When Jesus was caught by the soldiers, Peter, he denied Jesus Christ 3 times. Pero noong nahuli na po si Hesus, ipinagkaila po siya ni Pedro ng 3 beses. Yeah, before the problem happened, it seems like the Peter had a good faith, but when the Jesus was caught by the soldiers and when there is some difficulties or problems, he denied the Jesus Christ. Bago po nagkaroon ng problema, parang mayroong magandang pananampalataya si Pedro, pero nung nahuli na si Jesus at nagkaroon na ng mga problema, ipinagkaila niya po ang Panginoong Jesus. Of course, it happened before he realized the love of Jesus Christ. Pero nangyari po ito bago niya naunawaan yung pag-ibig ng Panginoong Jesus. But in case of the Peter, after he realized true love of Jesus Christ, he was changed completely. Pero nang pagkatapos niyang maunawaan ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, ganap po siyang nagbago. Let's think about why God allows trials to the Christians. Pag-isipan po natin, bakit po pinapahintulot ng Panginoong Diyos ang pagsubok sa mga Kristiyano? Because it's the way to test the heart of men. Dahil ito po yung paraan upang masubok ang mga puso ng tao. Let's open the Bible, Proverbs chapter 17. Tingnan po natin sa mga Kawikaan, chapter 17. Proverbs chapter 17, verse 3. 17, verse 3 po. Mga Kawikaan, chapter 17, verse 3. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang dalisayan ay para sa pilak at ang hurno ay sa ginto. Ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. Yeah. The refining pot is for silver and the furnace for gold. But the Lord tests
the huts. Yeah, in order to get the pure gold, the gold need to pass through the fire several times, many times. And then finally we can get the pure gold. Para po makuha yung tunay na dalisay na ginto, kailangan pong dumaan ng maraming beses sa apoy yung dalisay na ginto. Yeah. Without the fire, we cannot get the pure gold. Kung wala pong apoy, hindi po tayo makakakuha ng dalisay na ginto. Yeah, like this, the Lord tests the hearts. How the Lord tests our hearts? With the trials and some difficulties. Ganito po yun, ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. Paano niya sinusubok? Sa pamamagitan ng mga pagsubok at mga paghihirap. For example, there are two kinds of the flowers. The one flower is growing inside the greenhouse. Meron pong dalawang uri ng bulaklak. Yung isang bulaklak ay nasa greenhouse. And the other flower is grown in just the field. Pero yung isang bulaklak ay tumutubo lamang siya sa bukid. But in case of the flower is grown in the middle of the greenhouse, it is very weak. So if the temperature or some the condition is changed, this flower will be easily withered. Yung pong bulaklak na nasa greenhouse, masyado po siyang mahina or madali siyang malanta kapag nagbago na yung temperatura. And also, the children also same. There is some child who is overprotected by his parents. In the case, when he face some difficulties or problem, he cannot overcome it. Gaya rin po ng mga bata na sobrang pinoproteksyonan ng kanilang mga magulang, kapag humarap siya sa mga paghihirap at mga problema, hindi niya mapapagtagumpayan ang mga iyon. Yeah. We should know God also allows various trials to test our hearts. Kaya nga pinapahintulot ng Diyos ang iba't ibang mga pagsubok upang masubok ang ating mga puso. And also we know how much the former Christians, they experience a lot of trials and difficulties. At alam din po natin, yung mga sinaunang Kristiyano ay humarap po sila sa maraming mga pagsubok at mga paghihirap. Let's open the Bible, 2 Corinthians chapter 1. Tingnan po natin sa ikalawang Korinto, chapter 1. Verse 8 and 9. Sa verses 8 to 9 po. Second Corinthians chapter 1 verse 8 and 9, babasahin ko po. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Asia, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya, anupat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol na kamatayan, upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Yes, through this passage, we can understand how much the Apostle Paul and then his fellow workers, they received a lot of trials while they are preaching the gospel. Sa pamamagitan ng talatang ito, malalaman natin kung gaano karami yung tinanggap na mga pagsubok ni na Apostol Pablo at kanyang mga kamanggagawa nung pinapahayag nila ang Ebanghelyo. Yeah, in Asia, that we were burdened beyond measure above the strength, so that we despaired even of life. Sa Asia, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya, anupat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Yeah. So, Apostle Paul, he experienced a lot of difficulties. He was stoned, and also he was starved, and he was beaten. Yeah, although he received a lot of trials, but he really trusted in God in the situation. Kahit na po si Apostol Pablo, marami siyang paghihirap na dinanas, binato siya, binugbog siya, tumanggap siya ng maraming mga pagsubok, ngunit nagtiwala lamang siya sa Panginoon. Look at the verse 9. Yes, we had a sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Sa verse 9 po, tunay na nadama namin na natinanggap na namin ang hatol na kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Apostle Paul, he really trusted in God in the difficult situation. That's why he was not afraid of those kind of trials and difficulties. Si Apostol Pablo po, tunay siyang nagtiwala sa Panginoong Diyos, kaya nga hindi siya natatakot sa mga pagsubok o mga paghihirap na iyon. We also should learn this kind of faith
Sometimes when we face some difficulties or problems, we do not know what we should do. Dapat rin matutunan natin ang ganitong uri ng pananampalataya, bagamat tumaharap tayo sa mga pagsubok at mga paghihirap, at dapat nating malaman kung anong dapat nating gawin. And some Christians, they shall be very embarrassed because they do not know what they should do. At yung iba, nahihiya sila dahil hindi nila alam kung ano yung dapat nilang gawin. But if you have a true faith, you shall trust in God in that difficult situation and you can overcome it. Pero kung may tunay tayong pananampalataya, magtitiwala tayo sa Diyos at mapagtatagumpayan natin ang mga iyon. 2 Corinthians chapter 11. Sa ikalawang Korinto, chapter 11. Verse 23 to 27. Sa verses 23 to 27. Okay, babasahin ko po. Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, nang di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng 1. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato, 3 ulit na akong nawasakan ng barko. 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lunsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid. Sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Is there any brothers and sisters who experience more difficulties and trials rather than the Apostle Paul? Meron po bang mga brothers and sisters na dumanas ng higit na mga paghihirap at mga pagsubok kaysa kay Apostol Pablo? I think no one, right? Sa tingin ko po, wala pong sino man. But when we face some the small problem or small difficulties, we are really the frustrating, or sometimes we are very discouraged. So sometimes it seems like you lose the old hope. Kaya po, pero kapag po humaharap tayo kahit na maliliit na mga problema lamang, paghihirap, nabibigo na po tayo, nasisiraan ng loob at nawawala na tayo ng pag-asa. So when you face those kind of trials or difficulties, think about how the former Christians, especially like Apostle Paul, they received those kind of the trials and then how they were able to overcome it. Kaya nga po kapag tumatanggap tayo o dumaranas tayo ng mga ganung pagsubok at mga paghihirap, isipin po natin ang mga naunang Kristiyano at si Apostol Pablo na tumanggap ng gayong mga pagsubok. And not only the Apostle Paul, what about Job in the Old Testament? Hindi lang po si Pablo, kundi pati rin po si Job sa Lumang Tipan. How much the Job, he experienced a lot of difficulties and the trials. Alam po natin kung gaano karaming hirap, paghihirap at pagsubok ang dinanas ni Job. Yeah. Let's open the Bible, Job chapter 1. Tingnan po natin sa Job chapter 1. Verse 1, chapter 1, verse 1, babasahin ko po. Sa Job, chapter 1. Saglit lang po. Sa Job, chapter 1, verse 1, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Yeah, then man, Job was a blameless and upright, and the one who feared God and shunned evil. He was very righteous. He was blameless and he was upright before God. Siya po, si Job po ay matuwid, walang kapintasan sa harapan ng Diyos. But in one day, he lost all his 10 children and also he lost all his possessions. Pero sa isang loob ng isang araw lang po, nawala po sa kanya yung 10 anak niya at lahat ng kanyang mga ari-arian. Although he received this kind of trials and difficulties, Job did not complain or did not
won out against before God. Pero kahit na tumanggap siya ng ganitong mga pagsubok at mga paghihirap, hindi po siya nagreklamo sa Diyos. Job chapter 1, verse 21 and 22. Sa Job chapter 1, verse 21, verses 21 to 22. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ng Diyos. Is there anyone though who experienced more trials and difficulties rather than Job? Meron po bang dumanas ng higit na mga paghihirap at mga pagsubok ng higit kaysa kay Job? If there are any brothers and sisters who are experiencing some difficulties or trials, please read the Bible of the Job and how much he experienced the much more difficulties. Kung meron mang humaharap sa mga paghihirap at mga pagsubok, pakiusap basahin niyo po ang aklat ng Job at kung paano niya hinarap yung mga pagsubok at mga paghihirap. But in this situation, Job did not complain. Pero sa sitwasyon niyang iyon, hindi siya nagreklamo sa Diyos. He said, "Naked I came from my mother's womb. Naked shall I return there. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Sinabi po ni Job, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Instead, Job, he praised the name of God. Sa halip ay pinuri niya ang pangalan ng Panginoon. Yeah, verse 22. In all this, Job did not sin nor charge God with wrong. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ng Diyos. Although he experienced a lot of trials and difficulties, but he did not commit sin before God. Bagaman dumana siya ng maraming paghihirap at mga pagsubok, hindi siya nagreklamo sa Diyos. Because Job, he believed God's goodness. Dahil naniniwala si Job sa kabutihan ng Diyos. Yeah, he believed in God's sincerity. Naniniwala si Job sa sinseridad o katapatan ng Diyos. Yeah, of course, the Job, he had a faith. What will be the result? Si Job ay may pananampalataya at alam niya na may kahihinat na ng kanyang pananampalataya. Job chapter 23. Sa Job chapter 23. Job chapter 23, verse 10. Sa Job chapter 23, verse 10. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Yes. But we know the way that I take. When he has tested me, I shall come forth as gold. Yes, Job had a faith. Now God is testing the Job. But the later, I shall come first as gold. He knows what will be the result. Si Job po ay may pananampalataya at sinusubok ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Lalabas akong parang ginto. Yeah, God allows us some various kind of the trials in order to test our faith. Pinapahintulot sa atin ng Diyos ang iba't ibang mga pagsubok upang masubok ang ating mga pananampalataya. So although we face those kind of trials and difficulties, we should not be frustrated. Kaya bagaman humaharap tayo sa mga pagsubok at mga paghihirap, hindi dapat tayo mabigo. Isaiah chapter 48. Sa Isaiah chapter 48. Isaiah chapter 48, verse 10. Sa verse 10, Isaiah 48, verse 10. Okay. Babasahin ko po. Dinalisay kita, ngunit hindi tulad ng pilak, sinubok kita sa hurno ng kapighatian. Yes. Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. Do you know what is the meaning of the furnace of the
furnace of the affliction? Alam niyo po ba kung ano ang kahulugan ng horno ng kapighatian? God will test our heart through the trials and some difficulties in our Christian life. Ang Diyos ay susubukin ang ating mga puso sa pamamagitan ng mga pagsubok at mga paghihirap sa ating buhay Kristiyano. Shall I teach you how can you realize the meaning of the verses, meaning of the Bible verses? Tuturuan ko po ba kayo kung paano niyo mauunawaan ang mga kahulugan ng mga talata sa Biblia? I will tell you the secret. How can you realize the many Bible verses, the meaning of the many Bible verses? Sasabihin ko po sa inyo ang sikreto kung paano nyo malalaman ang kahulugan ng mga talata sa Biblia. Yeah, number one, if you study the Bible, maybe 5 or 6 hours in a day, yeah, of course, you can understand the meaning of the Bible verses. Una po, kung mag-aaral kayo ng Biblia mga 5 hanggang 6 na oras sa isang araw, maunawaan nyo po yung mga kahulugan ng mga talata. But it's not easy, right? Huh? You should work, and also you have a lot of things to do. That's why it's not easy to focus on the studying the Bible more than 5 or 6 hours in a day. Pero hindi po madali yon dahil abala po tayo at nagtatrabaho tayo, kaya nga hindi madali na mag-aral ng Biblia ng 5 hanggang 6 na oras sa isang araw. There is the another way, the second. May isa pa pong paraan, yung pangalawang paraan. As much as you experience a lot of trials and difficulties, you are able to understand the meaning of the Bible verses. Kapag habang dumaranas po kayo ng maraming paghihirap, maraming mga pagsubok, mas nauunawaan niyo po yung kahulugan ng mga talata sa Biblia. You should understand that you cannot learn the Bible only through the knowledge. Dapat niyo pong malaman na hindi niyo po maiintindihan yung Biblia sa pamamagitan lamang ng kaalaman. Yeah. While you are reading the Bible, maybe you can understand the story of the Bible or the meaning of the word. Maaring kapag nagbabasa tayo ng Biblia, maunawaan natin yung mga kwento o yung mga kahulugan ng mga salita. But through your actual Christian life, you can realize what is the real meaning of the verse. Pero sa ating mga aktwal na buhay Kristiyano, talagang mauunawaan natin yung kahulugan ng mga talata. Especially when you face a lot of trials in your Christian life, you can understand what is the meaning of the Word of God. Lalong-lalo na po kapag humaharap tayo sa maraming mga pagsubok sa ating mga buhay Kristiyano, maunawaan po natin yung salita ng Diyos. So as a born-again Christian, if you are experiencing a lot of trials and some difficulties, you should accept like this situation. Oh, God wanted to make me to realize the more meaning of the Bible. That's why God allows this kind of situation. At kapag dumaranas po tayo ng maraming pagsubok at mga paghihirap, dapat nating isipin yung ganito. Ang Diyos pala ay pinapaunawa sa akin ng mga talata, mga kahulugan ng Biblia sa pamamagitan ng sitwasyong ito. Yeah. Here, as the Bible says, I have tested you in the furnace of affliction. Gaya po ng sinabi rito, sinubok kita sa horno ng kapighatian. And also, while we are experiencing those kind of difficulties and trials, our faith shall be matured. At kapag dumaranas po tayo ng mga paghihirap at mga pagsubok, yung pananampalataya natin ay nagiging ganap o mature. Let's open the Bible, Jeremiah chapter 12. Tingnan po natin sa Jeremias chapter 12. Verse 5. Sa verse 5. Jeremiah chapter 12, verse 5. Sa Jeremias chapter 12, verse 5. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ikaw ay nakitakbo sa mga mananakbo at kanilang pinagod ka, paano ka makikipag-unahan sa mga kabayo? At kung sa isang tiwasay na lupain ay nabubuwal ka, paano ka na sa kagubatan ng Jordan? Yeah. If you have run with the food men and they have wearied you. The food men, who is faster between the food men and then horses? Sino po yung mas mabilis kaysa sa mananakbo at sa kabayo?
Of course, the horse is much faster than the Fun men. Siyempre po, mas mabilis yung mga kabayo kaysa sa mga mananakbo. So, Bible says, if you have run with these Fun men and they have wearied you, it means you are running with the Fun men, but you're already very tired and then wearied. And then how can you content with the horse? Or how can you run with the horse? Kaya nga sinasabi dito na nakitakbo kayo sa mananakbo, pero napagod kayo. Kaya paano pa kayo makikipagtakbuhan o makikipagunahan sa mga kabayo? It means, when you face some small the problem or small difficulties, if you cannot overcome it, how can you overcome more difficulties or more trials? Kaya nga kung hindi nahihirapan na kayo dun sa mga maliliit na mga problema at mga paghihirap, di na ninyo mapagtagumpayan, paano pa yung mga malalaking problema at mga paghihirap? So, when we face those kind of trials and difficulties, we should overcome it. And then, as much as you overcome those kind of trials, your faith shall be matured. Kaya nga dapat nating harapin yung mga pagsubok at mga paghihirap na yun, mapagtagumpayan natin, at sa kalaunan ay magmamature ang ating mga pananampalataya. Okay, let's go back to the James chapter 1. Balikan po natin sa Santiago chapter 1. Verse 3. Sa verse 3 po. Knowing that the testing of your faith produce patience. Yabang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Yeah, this is the reason. Knowing that the testing of your faith produce patience. God desire the born again Christian will have more patience in order to receive the promise of God. Ninanais ng Diyos na magkaroon ng mga mas higit pang pagtsatsaga o pagtitiis ang mga born-again Christians upang matanggap nila ang mga pangako ng Diyos. But while you are experiencing a lot of trials and then testing of your faith, you will learn what is the patience. Kaya nga habang dumaranas tayo ng mga pagsubok at pagsubok sa ating mga pananampalataya, natututunan natin yung pagtatsaga or pagtitiis. In 1997, at the time, I moved the company from the one company to other company. It is the different company. Noong 1997 po, lumipat po ako sa ibang kumpanya. And I had to learn the task in the new company. At kailangan ko pong matutunan yung mga bagong gawain sa bago kong kumpanya. At the time, since I transferred to another company, I had to work in the company, I think, more than 15 hours in a day. Nung lumipat po ako dun sa bagong kumpanya, kailangan ko po magtrabaho ng lagpas sa 15 oras. Yeah. I went out from my house 7 a.m. in order to work. And then, when I came back to my house, it's more than 10 p.m. or 11 p.m. Yun nga po, sa isang araw, 15 hours nagtatrabaho si Pastor, pumapasok siya 7 a.m. at bumabalik siya sa kanyang bahay 10 to 11 p.m. na po. It was really difficult. There are so many things to do and then a lot of the difficulties. Napakahirap po, napakaraming mga gawain, dapat gawin, maraming paghihirap. But while I was experiencing those kind of difficulties or trials, I came to learn what is the patience. At habang dumaranas po ako ng mga paghihirap at mga pagsubok na iyon, natutunan ko kung ano yung pagtatsaga. Yeah, almost, I think the more than 2 years that I worked the very long hours. Halos lagpas 2 taon na akong nagtrabaho ng ganun kahabang oras. But through those kind of difficulties, I was able to learn what is the patience. Kaya nga habang dumaranas ako ng ganung mga paghihirap, natutunan ko yung pagtitiis. And also it was very helpful to my Christian life. At natulungan po nito yung aking buhay Kristiyano. In our Christian life, it is also same. Whenever we face some trials or difficulties, if we cannot overcome those kind of difficulties, we cannot continue our Christian life. Parehas rin po sa ating mga buhay Kristiyano, habang humaharap tayo sa mga pagsubok at mga paghihirap,
Kung hindi natin iyo mapagtatagumpayan, hindi natin maipagpapatuloy yung ating buhay Kristiyano. Yes, patience is one of the important things in our Christian life. Yung pagtitiis po ay napakahalaga sa ating mga buhay Kristiyano. Yeah. And the Bible tells us we can get the patience in the process of getting over the trials and the difficulties. Sabi nga po sa Biblia, habang nasa proseso tayo ng pagtatagumpay natin doon sa mga pagsubok at mga paghihirap natin, nagkakaroon tayo ng pagtitiis. So, God allows trials and sufferings in order to give us more glory. Pinapahintulot sa atin ng Diyos sa mga pagsubok at mga paghihirap upang magkaroon tayo ng kanyang kaluwalhatian. Let's open the Bible, 1 Peter chapter 1. Sa unang Pedro po, buksan po natin sa unang Pedro chapter 1. Verse 7. Sa verse 7 po. Verse 6 and 7. Sa verses 6 at 7 po. 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalasan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Yeah. Here, verse 7, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire. It is tested by fire. In case of pure gold, the gold need to pass through the fire so many times. Sinabi nga po rito, ito'y sinusumbok sa pamamagitan ng apoy. Gaya po ng dalisay na ginto, dumadaan ito sa apoy na maraming beses. To the born-again Christian also, in order to receive the matured the faith, also we need to pass through the furnace of the affliction. Gaya rin po natin mga born-again Christians, upang magkaroon tayo ng matured na pananampalataya, dapat tayong dumaan sa hurno ng kapighatian. You may know how the Joseph became the governor or prime minister in Egypt. Alam po ninyo kung paano naging gobernador si Jose ng Egypto. At the first time, he was sold by his brothers as a slave in Egypt. Sa una po, ipinagbili siya bilang alipin sa Egypto ng kanyang mga kapatid. And he became the servant in the house of the Potiphar, and then he experienced a lot of difficulties. At naging alipin po siya sa bahay ni Potiphar at marami siyang dinanas ng mga paghihirap. Yeah. Around 13 years later, he became the prime minister in Egypt. At pagkalipas nga ng 13 taon, ay naging gobernador siya sa Egypto. Yeah. It is also same. God wanted to give us the more glory, but before the glory, there will be the trials and difficulties. Nais rin ng Diyos na bigyan tayo ng higit pang kaluwalhatian, ngunit bago natin tanggapin ang mga kaluwalhatian iyon, kailangan nating dumanas ng mga pagsubok. You may know the gold medalist here in the Philippines, last the Tokyo Olympic. Kilala po ninyo yung unang nagkaroon ng gold medal dito sa Pilipinas noong Tokyo Olympics? Heidi Lynn Diaz. Yeah. So, you may know the story how she was able to get the gold medal. Si Heidi Lynn Diaz po, maaaring alam ninyo kung paano niya nakuha yung gold medal na iyon. Yeah, in order to receive the gold medal, of course, first, she had to overcome all the difficulties and the trials. Una po, para makuha niya yun, kailangan niyang pagtugumpayan yung mga pagsubok at mga paghihirap. The training was not easy. Hindi po madali yung kanyang naging pagsasanay. Yeah, she was not able to receive the appropriate support from the Philippine government. Hindi po siya nakatanggap ng sapat na suporta mula sa gobyerno ng Pilipinas. But although it was a real difficult situation, she continued the training and then finally she was able to get the gold medal. Kaya nga kahit na mahirap yung sitwasyon, nagpatuloy siya sa kanyang pagsasanay at sa huli nakuha niya yung gintong medalya. And the reward was a great, right? At ang kanyang naging gandipala ay napakarami. I saw the newspaper, she received a big amount, right? 33
billion pesos. Nakita ko po sa balita, sa dyaryo, sa balita, 33 million pesos yung natanggap niya. And also she received the house and the car, many other things. At nakatanggap rin siya ng bahay, kotse, at iba't ibang mga bagay. Yeah. In our Christian life, it is also same. There is no one who can receive the glory first. After you experience a lot of trials and difficulties, and then when you have a true the patience until the end, finally you shall receive the reward and glory. Ganun rin po sa ating mga buhay Kristiyano, hindi po tayo tatanggap ng kaluwalhatian agad pagkatapos nating dumanas ng mga pagsubok at mga paghihirap at nagkaroon tayo ng pagtitiis, tatanggapin natin yung mga gantimpala sa huli. Those who receive the gold medal, this is just temporary, and then this is the perishable crown, as the Bible says. Yung mga tumanggap ng gantong medalya, pansamantala lamang ito at nasisira, gaya ng sinabi ng Biblia, putong na nasisira. But we are looking forward the eternal glory, which is imperishable. Pero tayo, nakatingin tayo sa walang hanggang kaluwalhatian na hindi nasisira. 2 Corinthians chapter 4. Sa ikalawang Korinto, chapter 4. Verse 18. So verse 18. Kalawang Korinto, chapter 4, verse 18. Verse 17 at 18 po. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yeah, Apostle Paul said, for our light affliction, which is but for a moment. Light affliction, and it is for a moment in this world. Yung magaan at panandaliang kapighatian namin ay sa mundong ito. But here, for us, a far more exceeding and eternal weight of glory. Verse 17. Sapagkat para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Yeah. And while we do not look at the things which are seen, but the things which are not seen. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. And the Bible clearly said, if we wait for the invisible things, we should wait for it with the perseverance or endurance. At gaya na sinabi sa Biblia, habang hinihintay natin yung mga hindi nakikitang bagay, dapat nahintayin natin ito na may pagtitiis at pagtsatsaga. Romans chapter 8. Sa Roma chapter 8. Verse 25. Sa verse 25. Roma chapter 8, verse 25. Romans chapter 8, verse 25. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Perseverance. In other words, endurance or patience. Ito nga po yung, subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis, pagtsatsaga. While we are living in this world, we shouldn't expect to receive some reward or glory, because the former Christians and also Jesus Christ, they received the sufferings and then the persecution. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, huwag tayong umasa na tatanggap tayo ng mga gantimpala o kaluwalhatian, dahil ang mga unang Kristiyano at ang Panginoong Hesukristo, tumanggap siya ng pagdurusa at mga pag-uusig. But if you receive the much more trials and difficulties for Jesus Christ, you shall receive also much more glory and reward in the heaven.
At kapag tumanggap tayo ng higit na mga pagsubok at paghihirap para sa Panginoong Hesukristo, higit ring kaluwalhatian at gantimpala ang tatanggapin natin sa langit. Yeah. So, here, the Roma chapter 8 verse 18 says, we know this verse very well, for I consider that the sufferings of the present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Sa verse 18 po, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang maihahayag sa atin. Of course, as a born-again Christian, we can experience some difficulties or trials while we are having a Christian life. But if you receive those kind of trials and persecution for Jesus Christ, you shall receive much more glory in the heaven. Alam ko, bilang mga born-again Christians, dumaranas tayo ng mga paghihirap at mga pagsubok sa ating buhay Kristiyano. Ngunit kumpara iyon sa Panginoong Hesukristo, tatanggap tayo ng mga kaluwalhatian at gantimpala mula sa langit. Yeah, Bible says, the sufferings of the present time are not worthy to be compared the glory which revealed in us. Ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Okay, let's go back to the James chapter 4, James chapter 1. Balikan po natin sa Santiago chapter 1. Verse 4. Sa verse 4 po. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yeah. So, we should focus on this verse. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Mag-focus po tayo sa talatang ito at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. As we already learned, the former Christians, they also experienced a lot of trials and difficulties, but they endured it. Alam po natin na yung mga unang Kristiyano ay dumanas ng maraming pagsubok at mga paghihirap, ngunit pinagtiisan po nila ang mga ito. Let's open the Bible, James chapter 5. Sa Santiago chapter 5. Verse 10. Sa verse 10 po. James chapter 5 verse 10. My brethren, take the prophet who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Mga kapatid, kunin ninyong halimbawa ng pagtitiis at ng pagtiyaga ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Yeah, as I already said, in case of the Joseph, after he experienced a lot of difficulties for around 13 years, later he was able to become the governor in Egypt. Gaya na sinabi ko, si Jose, pagkatapos niyang dumanas na maraming paghihirap, pagkaraan ng 13 taon, naging gobernador siya ng Ehipto. What about Moses, the leader of the Israelites? He was educated in the Egypt around 40 years. After that, he was sent by God in the wilderness for another 40 years. Paano naman po si Moises na pinuno ng mga Israelita? Nag-aral po siya ng 40 taon sa Ehipto at pinadala po siya sa ilang ng 40 taon rin po. God did not use from the first time. After God allows those kind of difficulties and trials, and God used his servant. Sa una po ay hindi niya ginagamit agad ang kanyang mga lingkod, kundi pagkatapos magdanas ng mga paghihirap at mga pagsubok, sa kanya po ginagamit ang kanyang mga lingkod. Yes, Job also. He received a lot of trials. Si Job rin po ay dumanas ng maraming mga pagsubok. And what about the Apostle Paul? He also experienced a lot of trials and difficulties. At si Apostol Pablo rin po, dumanas siya ng maraming mga pagsubok at mga paghihirap. But although they experienced those kind of difficulties, they trust in God and they trust in the sincerity of God and they overcame it. At kahit nadumanas sila ng gayong mga paghihirap, nagtiwala sila sa Diyos, sa katapatan ng Diyos at napagtagumpayan nila ang mga iyon. We should believe God is faithful and the sincerity of God. Dapat tayong maniwala na ang Diyos ay tapat
at may katapatan ng Diyos. Let's open the Bible, Numbers chapter 23. Tingnan po natin sa Biblia, sa Bilang chapter 23. Verse 19. So verse 19 po. Job chapter 23 verse 19. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Yeah. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will he not do? Or has he spoken, and will he not made it good? Yes, once God said, God will achieve it, surely achieve it. Sinabi po dito, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Kapag yes, sinabi po ng Diyos, ay kanyang tinutupad. Yes, as the Bible says, Ezekiel chapter 36, verse 36, right? I, the Lord, said, and surely I will accomplish it. Ako ang Panginoon, at ako ang nagsabi, at iyon ay aking tutuparin. Yes. So, although we face some trials and difficulties in our Christian life, we should trust in God. Kaya nga kahit na humaharap tayo sa mga pagsubok at mga paghihirap, dapat tayong magtiwala sa Diyos. And we should overcome those kind of difficulties with the patience. At dapat natin mapagtugumpayan ang mga paghihirap na iyon sa pamamagitan ng pagtitiis. For example, I have a friend, but this friend is very sincere. Whenever he says something, he will surely keep his word. Halimbawa po, may isa akong kaibigan at napakatapat nitong kaibigan kong ito at kapag may sinasabi siya, talagang tinutupad niya yon. For example, I made an appointment with him. At halimbawa po, nagkaroon kami ng usapan na magkikita. And then, while I went to the place to meet the friends, although he is late, I can wait for him. Why? He will keep his promise. At yun nga po, magkikita kami sa isang lugar at kahit na po mahuli siya, hihintayin ko siya. Bakit po? Dahil alam ko natutuparin niya, darating po siya. Yes. Like this, we also should trust in the sincerity of God. Gaya nito, dapat tayong magtiwala sa katapatan ng Diyos. And then, if we really believe in the God's sincerity, although we face some difficulties or trials, we can overcome it with the patience. Kaya nga kung nagtitiwala tayo sa katapatan ng Diyos, kahit na humaharap tayo sa mga pagsubok at mga paghihirap, magtitiis tayo at mapagtatagumpayan natin ito. And James chapter 5. Sa Santiago chapter 5. James chapter 5, verse 11. So verse 11, Santiago chapter 5, verse 11. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtiis, narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Hob, at inyong nakita ang layunin ng Panginoon, kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Yeah. Indeed, we count them blessed who endure. The Bible says, blessed who endure. You have heard the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord. We already learned what was the result of the Job. At first, he lost everything. He lost his 10 children and all of his possession. But the end, the last page of the Job, he received the double. Yun nga po, sabi dito, narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Hob. Gaya ng alam natin, si Hob ay nawalan ng 10 anak at kanyang mga ari-arian. At alam niya na may layunin yung Panginoon. At sa huling bahagi po ng Hob, sinabi po doon na doble ang kanyang tinanggap na pagpapala. Thessalonian church brethren, they had a faith. So they were able to endure the persecution
and tribulation or so. Yung mga yung iglesia ng Thessalonica, nagtiis po sila ng mga pag-uusik at mga paghihirap. Let's open the Bible, 2 Thessalonians chapter 1. Tingnan po natin sa ikalawang Thessalonica chapter 1. Verse 4. Sa verse 4 po, ikalawang Thessalonica chapter 1 verse 4. Okay, babasahin ko po. Ano pat ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusik sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. The Apostle Paul, the boast, the faith of the Thessalonian church brethren, because we ourselves boast of you among the churches of God for your patience and the faith in all your persecutions and tribulation that you endure. Although they received the persecution and tribulation, they endured and they overcame it. Yun nga po, pinagmamalaki ni Apostol Pablo yung iglesia ng Thessalonica dahil sa kanilang pagtitiis, kahit na po sila ay iniusik at may kapighatian sila, tinitiis po nila iyon. Yeah. And also, why we should have patience. At isa pa po, bakit po kailangan nating magkaroon ng pagtitiis? Because the Lord's second coming is at hand. Dahil po ang muling pagdating ng Panginoon ay malapit na. We should have more patience until our Lord Jesus Christ's second coming. Dapat na magkaroon tayo ng higit pang pagtitiis hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo. James chapter 5. James Santiago, chapter 5. Chapter 5. Verse 7 and 8. So verse 7 at 8 po. Santiago chapter 5, verses 7 to 8. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya, maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Inihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Yeah. Therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. We should have more patience. Until when? Until the coming of the Lord. Kailangan natin magkaroon ng higit na pagtitiis hanggang kailan? Hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. But comparing with other ages, our age is very near to the second coming of our Lord Jesus Christ. Kung ikukumpara po natin sa ibang panahon, ang ating panahon ay napakalapit na sa muling pagdating ng Panginoong Hesukristo. Long time ago, in California, there was the gold rush. And then so many people, they went to the California and Texas in order to find the gold. Noong unang panahon po, sa California po, nagkaroon ng gold rush at nagpunta po yung mga tao para kumuha po doon sa Texas at sa California ng gold. One man, he is the businessman. So, he sold all his possession and then he bought the one mine, the gold mine. May isa pong negosyante, pinagbili niya po yung kanyang mga ari-arian at binili niya po yung isang minahan doon ng ginto. So, he thought if he can find the gold, he will become the rich. Kaya nga naisip niya kung makakakita siya ng ginto, siya ay magiging mayaman. Although several years he dig the ground, but he was not able to find the gold. Kahit na ilang mga taon na siyang naghuhukay ng lupa, hindi siya nakatagpo ng anumang ginto. And finally he gave up. And then he sold the gold mine to other person. At yun nga po, nag-give up na siya. Tumigil na siya at pinagbili niya yung minahan niya sa ibang tao. And other man, after he bought this gold mine, after he dig the 2 meters more, he found the gold. At yung pong nakabili sa kanya ng lalaki ng kanyang minahan, naghukay siya ng mga 2 metro lang at nakatagpo po siya ng ginto. So the first businessman, he would regret, right? If I endure more, and then if I dig a little more, yeah, I would find the gold. Yung unang negosyante po, maaaring nagsisi siya kung nagtiis lang siya at naghukay pa ng ilang beses, maaaring nakatagpo siya ng ginto. Yeah.
our Christian life is also same. There are some Christian, some born-again Christian, after they get salvation, they have been the had a Christian life so many years. But some Christians, after that, they stop and then they disappear then. Sa ating buhay Kristiyano, ganun rin po. May ilan na pagkatapos ng kanilang kaligtasan ay nananatili ng maraming taon sa church, pero yung iba naman po ay nawawala pagkaraan ng ilang panahon. They shall surely regret when Jesus Christ come again. Tiyak na magsisisi po sila sa muling pagdating ng Panginoong Hesukristo. Let's open the Bible, Hebrews chapter 10. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 10. From verse 36 to 38. Mula po sa verses 36 hanggang 38. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ng kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Yes, we should receive this promise of God. So in order to receive this promise of God, we should have endurance until the end. Dapat po tayong tumanggap ng pangako ng Diyos. Kaya nga dapat tayong magkaroon ng pagtitiis hanggang sa huli. Abraham, he received the promise from God. God will give him the promised son. Si Abraham po ay tumanggap ng pangako sa Diyos. Yun nga po yung pangakong anak na lalaki. But since he was called at the age of the 75, although he waited more than 10 years or 20 years, but he was not able to receive the promised son, Isaac. Tinawag po siya noong nasa 75 years old na siya at naghintay po siya ng higit sa 10 hanggang 20 taon. Ngunit hindi pa rin niya tinatanggap yung pangakong anak na si Isaac. But 25 years later, when he became the 100 years old, he was able to receive the promised son, Isaac. Pero noong pagkatapos ng 25 taon, sa edad niyang 100, tinanggap niya po yung pangakong anak si Isaac. If Abraham did not have this patience or endurance, he was not able to receive the promise of God. Kung wala pong pagtitiis si Abraham, maaring hindi niya natanggap yung pangako ng Diyos. Let's open the Bible, Hebrews chapter 6. Buksan po natin sa Hebreo chapter 6, verse 5. So verse 5. Hebrews chapter 6 verse 15. Hebreo chapter 6, verse 15. Verse 15. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't si Abraham, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay tumanggap ng pangako. Yeah. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. Yeah. Our born-again Christian, also our brothers and sisters, we also should have patience until we receive this promise of God. Kaya nga tayong mga born-again Christians, mga brothers at sisters, dapat tayong magkaroon ng pagtitiis hanggang sa matanggap natin yung pangako ng Diyos. When I observe some brothers and sisters, they stopped their Christian life, it is very sad. Sa naobserbahan ko po, kapag po tumitigil yung mga brothers at sisters sa kanilang buhay Kristiyano, nakakalungkot po ito. If they have more patience until the second coming of our Lord Jesus Christ, they would receive the promise from the Lord. Kung magkakaroon lang sila ng higit pang pagtitiis hanggang sa muling pagdating na Panginoong Hesukristo, tatanggapin nila ang pangako ng Panginoon. Let's open the Bible, 1 Corinthians chapter 15. Buksan po natin sa Biblia, 1 Corinto, chapter 15, verse 58. Chapter 15, verse 58.
1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sa unang Korinto chapter 15 verse 58. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yeah, this is a very important message from the Apostle Paul. We also should bear in mind. Napakahalaga po nitong mensahe mula kay Apostol Pablo. Dapat po natin itong tandaan. Yeah, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. If you look at the 2 Timothy, Apostle Paul, before he was martyred in the Rome, he wrote this 2 Timothy. Noong bago po maging martyr si Apostol Pablo doon sa Roma, sinulat po niya ikalawang Timoteo. If you look at 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race and I have kept the faith. So ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. And he believed, the crown of the righteousness is prepared for me. At naniniwala siya na ang korona ng katwiran ay nakahanda na para sa kanya. Yeah, it is not only for the Apostle Paul, but also all the born-again Christians who are longing for the Jesus Christ. At hindi lamang para kay Apostle Pablo, kundi para lang rin po sa lahat ng born-again Christians na naghahangad sa pagpapakita ng Panginoong Hesukristo. So, in order to keep our faith until the end, the patience is really important. At upang maingatan ang ating pananampalataya hanggang sa huli, napakahalaga ng pagtitiis. That's why the James chapter 1 says, as the verse 4 says, let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Kaya nga, gaya na sinabi sa Santiago, chapter 1, verse 4, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Okay, let's open the Bible, Revelation chapter 14. Buksan po natin sa Apocalypse chapter 14. Verse 12. Sa verse 12. Apocalypse chapter 14 verse 12. Revelation chapter 14 verse 12. Okay, babasahin ko po. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Yeah, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of the God and faith of Jesus. So, in order to keep our faith until the end, we should have a patience. Kaya nga, para maingatan natin ang ating pananampalataya hanggang sa huli, kailangan nating magkaroon ng pagtitiis. Hebrews chapter 10. Sa Hebreo, chapter 10 uli. Verse 36 again. Sa verse 36. Hebreo chapter 10, verse 36. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat, kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Yeah. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. So, when you have patience until the end, and finally, you shall receive the promise of God. Kung may pagtitiis tayo hanggang sa huli po ay tatanggapin natin ang pangako ng Diyos. Okay, let's go back to James chapter 1. Balikan po natin sa Santiago chapter 1. From verse 2 to verse 4. Mula sa verses 2 to 4, Santiago chapter 1 verses 2 to 4. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok.
Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis, at inyong hayaan na malubos ang pagtitiis ang gawa nito, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yeah. Today, we learned about this James chapter 1 from verse 2 to 4. So, we came to know why God allows those kind of trials and difficulties in our Christian life. Ngayong araw po na ito, pinag-aralan natin itong Santiago chapter 1 verses 2 to 4 at nalaman po natin kung bakit pinapahintulot ng Diyos sa mga pagsubok at mga paghihirap sa ating mga buhay Kristiyano. Yeah. As the Bible says, testing of your faith produce patience. Gaya ng sinabi sa Biblia, ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Now, while you are experiencing a lot of trials and difficulties, you will learn what is the truth, what is the patience. Habang dumaranas tayo ng mga pagsubok at mga paghihirap, matututunan natin kung ano ang pagtitiis. And we need this patience in order to keep our faith until the end. At kinakailangan natin ang pagtitiis na ito upang maingatan natin ang ating pananampalataya hanggang sa huli. Yeah, so James chapter 1 verse 4 says, "But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." At sinabi nga sa verse 4, at inyong hayaan na malubos ang pagtitiis ang gawa nito upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yes, it is really true. So those who have a true faith, they will have a patience until the end. And then finally they shall receive the promise of God. Tunay pong totoo ito, yung pong may mga tunay na pananampalataya at mayroong pagtitiis hanggang sa huli, tatanggap po sila ng pangako ng Diyos. I know many of our brothers and sisters, they are experiencing some trials and difficulties in your Christian life. Alam ko po na ang mga brothers at sisters natin ay dumaranas ng mga maraming pagsubok at paghihirap sa ating mga buhay Kristiyano. But as the Bible says, we should have a more endurance. We should have a more patience until the second coming of our Lord Jesus Christ. Pero gaya po ng sinabi ng Biblia, kailangan nating magkaroon ng higit pang pagtiyaga at pagtitiis hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Hesukristo. Although we face a lot of trials and difficulties, we should keep our faith until the end. Kahit na humaharap tayo sa maraming mga pagsubok at mga paghihirap, kailangan nating ingatan ang ating pananampalataya hanggang sa huli. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mahabagin naming Diyos sa masalangit, maraming salamat po sa iyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapakinig ng iyong salita. Today, we learned the importance of the patience through the book of the James chapter 1. So, ngayong araw po na ito, nalaman po namin kung ano ang kahalagahan ng pagtitiis sa pamamagitan ng aklat ng Santiago chapter 1. Although we face a lot of trials and difficulties, let us trust in God and let us overcome it with the patience. Bagaman humaharap kami sa maraming mga paghihirap at mga pagsubok, naway magtiwala po kami sa iyo, Panginoong Diyos, at mapagtagumpayan po namin ang mga ito. We know we are living in the end of age and the second coming of our Lord Jesus Christ is very near. Alam po namin na nabubuhay kami sa katapusan ng panahon at nalalapit na po ang muling pagdating ng Panginoong Jesus. Although we have some difficulties or problems, let us continue our sincere Christian life until the end. Bagaman humaharap kami sa mga paghihirap at mga problema, naway maipagpatuloy namin ang aming tapat na buhay Kristiyano hanggang sa huli. We believe our Lord will protect all of our brothers and sisters, and our Lord will hold our brothers and sisters with your righteous hand. Naniniwala po kami na pinoprotektahan po kami ang lahat ng mga brothers and sisters at hinahawakan po ang mga brothers and sisters pamamagitan ng iyong mga kapangyarihang mga kamay. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.